Nagsimula na ngayong magtipon ang 700 katao mula sa iba't ibang dako ng bansa sa Philippine Remnant Conference na festival para sa mga remnant sa Pilipinas. Ang conference ngayong taon ay mismong pinapangunahan ng mga Filipino remnants pagdating sa overall planning, praise at registration. Idinaos ng Philippine Intensive Camp ang camp na nakatugma sa kalagayan ng 12 mga iglesia sa mga rehiyon ng Manila, Paranaque, Isabela, Bulacan at Cebu. Ang idinaos na camp ay nagsimulang maghanda noon pang Marso na nakasentro sa Philippine 8 Missions. Ipinapasa nila ang mga misyon bawat linggo upang magganap ang 21 uri ng pamumuhay. Ang bawat iglesia na kabahagi nito ay mayroon ding small group intensive training. Magandang araw! Ito ang RUTC News. Ang Philippine Remnant Conference na festival ng pagkakaisa ng mga remnant sa Pilipinas ay isinasagawa na ngayon. Nagkatipon bawat linggo sa Antioch Church ang mga remnant leader mula sa 9 ng mga iglesia sa Manila, 7 linggo bago ang PRC upang magplano at maghanda para sa kabuuan ng conference. Especially, nangunang mag-devote ang mga Filipino remnants sa registration, praise, staff at iba pa para sa kabuuan ng conference. Through this Philippine Remnant Conference 2016, we held on to the per topic of last year's conference, which is imprints, roots, and nature. And the answer we received this year, we can see that many Filipino remnants from other churches are rising as remnant leaders, and they help us in preparing our coming conference. Bago ang conference, noong October 30, sa loob ng 2 gabi at 3 araw, ginanap ang leaders retreat kung saan pinangunahan ni Pastor Songjin Park ang leaders training. Nagkatipon ng mga remnant leaders mula sa 12 mga iglesia at nag-usap-usap patungkol sa sitwasyon ng remnant movement. Bukod na nagtipon ng mga youth minister at college minister at sama-samang tumanggap ng salita. Sa kabilang banda, mula pa noong taong 2011, nagkatipon na ang mga remnants sa Manila buwan-buwan sa Antioch Church para sa buwan ng Remnant Day kung saan sila nag-uusap-usap at tumutuon sa salita ng Diyos. Ang Philippine Intensive Camp ay nagdaos ng camp sa loob ng 2 gabi at 3 araw sa 12 mga iglesia na nakaugnay sa kalagayan ng bawat isa. Ang camp ay naganap sa 12 mga iglesia, 5 mga iglesia sa Manila na binubuo ng Philippine Antioch Church, Philippine Gospel Church, Hansarang Church, One Light Missions Church at Yawon Taekwondo Specialized Church, 5 mga iglesia sa Paranaque na binubuo ng Philippine True Light Church, Gospel Remnant Church, All Nations Church, All for God's Glory Church, at Philippine Glory Church, kasama ng Bulacan Harvesters Mission Church, Isabela State University, at Cebu New Life Church. Pumunta ang 13 mga leader ministers sa 12 mga iglesia upang gawin ang camp na nakaugnay sa kalagayan ng mga ito. Ngayon,이정수 목사님 보내주셨는데 가장 저희 교회에 필요한 부분 지금 제가 제일 고민하던 부분을 지금 이번에 응답으로 받게 됐습니다. 그래서 제 2기 사역을 시작할 수 있는 좋은 전환점이 되는 그런 캠프가 됐습니다. 나가사마 ng Philippine Antioch Church, Gospel Remnant Church at One Light Church ang mga specialist ng Beauty Missions Department mula sa Korea at naitatag nila ang mga sistema ng Darakbang at Regional Church sa field. Plano nilang magtatag ng sistema upang may pagpatuloy ang Beauty Missions kasama ng Beauty Missions Department. Especially, mula pa noong Marso ay nagsimula na ng 8 missions nila ang Gospel Remnant Church at hanggang sa panahon ng camp, mayroong 850 kataong tumanggap sa Panginoon ang inanyayahan nila upang makibahagi sa Beauty Camp. Ang camp team na binubuo ng mga Filipino ay naitatag nilang sistema. Kasi sa Uri 미용인들이 필요하다고 하면 움직여주는 팀입니다. 현지 미용사 랩런트 중에서 미용을 배워서 선교를 하겠다고 하는 랩런트들이 있으면 키우기도 하고요. 기능합 방 intensive training 사 이바 티방 다코 para sa mga remnant professor at native pastors. Nagkaroon din ng intensive training sa Bulacan para sa mga magulang, guro at mga remnant. Sa pamamagitan ng camp, nasimula ng darakbang para sa mga professors ng kolehiyong malapit sa kanila. Nagbigay ng mensahe patungkol sa 5 fundamentals sa mga profesor ng Isabela State University. Bukod na tinipon,
para sa intensive training ang mga propesor, disipulo at mga Filipino pastors. Nagkaroon din naman ng intensive training para sa mga remnant ng Philippine True Light Church at Yawon Taekwondo Specialized Church. The more I meditate on the word, I realize how important it is for me to really change my imprints, roots, and nature so that my only concern is only evangelism and only Jesus Christ. Because my life is not mine. My life is for God. So I need to find happiness in prayer. Sa Cebu naman ay nagkaroon ng pagbisita at camp sa mga iglesia ng mga Filipino pastor na nasa Evangelism School. Bago ang camp, tumanggap ng sagot ang All Nations Church upang maitatag ang mga church building nila sa tatlong mga lugar. Sa darating na ika-apat ng buwang ito ay magkakaroon sila ng Thanksgiving worship para dito. Patuloy na ginagawa naman ni Pastor Del ang pag-relay sa daloy ng salita at sinasanay ang mga miyembro upang magbago ang mga naitatak, naiugat at naging nature nila patungo sa 21 uri ng pamumuhay. Kinanap din ng camp sa Philippine Lord's Glory Church, Philippine Gospel Church at One Love Church na naging bagong paghahanda para sa basic system na pagtatatag sa mga disipulo ng iglesia. Kinonekta sa 12 mga iglesia ang mga team leader at natural na pinaplano na nilang isagawa ang post-camp na nakatugma sa bawat iglesia sa darating na panahon. Diyos, 다락방 사역을 하고 있는 그분들 중심으로 사역장 미션원과 함께 팔미션 팀을 구성하려고 준비하고 있습니다. 그래서 다락방 사역을 지도도 하면서 이 팔미션을 같이 할 수 있도록 지금 기도 중입니다. 한 캠프에 나간압 하왁 ang mensahe ng Tuesday conference noong 25 ng nakaraang buwan. Matapos ang lecture ay nagkaroon din ng iba pang mga lecture ayon sa 6 na tema tulad ng personal evangelism, personal nurturing at iba pa. Habang ang mga misyonaryo naman ay nagkaroon din ng oras upang sama-samang mag-usap. Ang small group intensive training ay isinasagawa na ngayon na nakatuon sa Philippine 8 Missions Team upang iligtas ang bawat iglesia. Ang 8 Missions Team na nabuo matapos ang Manila Evangelism Conference noong taong 2014 ay patuloy na nagbibigay ng mga misyon tulad ng 3-2 days at pagsusulat ng mga mensahe sa prayer journal video message. Naganda rin sila mula pa noong nakaraang Marso para sa camp na ito. Ipinasa ni Pastor Song Soo Kim ng Camp Department ang kanilang misyon bawat linggo upang maganap sa kanila ang 21 uri ng pamumuhay. Matapos ang nakaraang WRC, bukod na tinipon ng mga misyonaryo at core disciple mula sa 12 mga iglesia upang magkaroon ng intensive training sa pamamagitan ng early morning prayer, intensive lecture at forum. Sa pamamagitan nila, nabuo ang small group intensive training team sa 9 na mga iglesia. Ang mga Filipinong disipulo mismo ang gumawa ng intensive training at camp. 현지인으로 구성되어진 집중훈련 팀 캠프팀을 구성을 해서 현지인 필리핀어 일꾼들이 그 바톤을 받아서 어느 지역으로도 들어가서 집중팀을 구성해서 캠프를 하는 것을 천명으로 잡았습니다. I realized that being someone who is called by God has given the commission and the mission and the heavenly mandate since I'm with the 8 mission team. I was able to really relay the gospel on the field boldly as a really witness of Christ, the Christ that gave me the life, that this life I really need to relay on the field. May plano ang camp department na sa loob ng 42 mga katao ng 8 missions team ay pumili ng mga leader na bubuo sa Philippine Intensive Camp Team na tatanggap ng leaders training at magsasagawa mismo ng intensive camp sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang leaders training ay gagawin kasama ng mga misyonaryo, national person in charge, maging ng mga camp team leader sa darating na missions conference sa Korea sa darating na taon sa loob ng 40 araw. Ito ang RUTC News. Salamat po!